Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Mighty Tapin po. And ayan po, ngayon po, episode 84 na po tayo. Ayan, so I think ito na yung start ng El Cleaning, no? And bago tayo mag-start, gusto ko lang po makasalamat sa na-overwhelm po ako kasi kahapon po, hindi expect na sobrang daming mananood, no? Episode 83. Ngayon po, habang sinipo itong reaction ko, I think 5,000 plus na po and counting. Wow, and salamat po sa mga nag-subscribe, no? Tunay-tunay yung aking pagtaas ng subscribers ko. And thank you so much po. And eto na po, mapasok na po tayo sa episode 84 ng Maria Clara Ibarra. So maraming salamat, and like, share, and subscribe po tayo. So let's start in 3, 2, 1. Banang ang sarili ko, pero kayong dalawa ang buhay ko. Ipaglalaban ko kayo, magkamatay man. Wala akong pakialam sa anak mo. Dahil para sa akin, pabigat lang siya dito sa bahay na. Huwag mo ang pagsasalitaan ng anak ko! Sisigawan mo na ako ngayon, ha? Hindi ko alam kung hanggang kailan kitang matitiis. Dahil isang alok pa ng utak ko sa pananakit mo, iiwan kita. Talaga palang namatay si Elia sa libro. Asa si Fidel? Talaga bang nalikha siya ni Liza? Matter sa something. May mahalagang tungkulin na kailangan ito pa rin sa Santa Clara. Hindi. Nuutusan kita na lumuhod ka at magsasagawa ako ng exorcism. Hindi pwedeng ganun lang natapos yung buhay. Si Fidel, wala. Nasa si Sir Ibarra? Masasagot siguro ang lahat ng katanungan mo sa El Filibusterismo. Ang El Fili. Uy, Jai. Masisira na pamaypay ko. Ay, sorry, hindi ko napansin. At kung iniibig mo naman ang isang lalaki, heto lang ang kailangan mong gawin. Magpaypay ka lamang na mabilis habang sumusulyap sa kanyang mga mata nang nakatingin sa baba. Parang ganito. Ang pahiwatig ng pagpaypay ko. Ang lalim ng pahiwatig ka. Bakit? Ang miningan? Oo, Jai. Actually, maraming meanings to. Ay! Tuturo ko sa'yo. Una, dapat kilahati lang. Oh. Tapos, kapag nagpaypay ka ng mabagal, parang ganito. Upang iparating sa lalaki na siya ay walang anumang halaga sa iyo nang hindi nasasaktan ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, I don't like you. Pero, ano ang meaning ng ginawa mo kanina? Ang ibig sabihin mo, tinatangi kita. Oh. OMG! Maria Clara Infantes? Inlababo ka ba? Hindi. Ikaw naman. Freudian slip lang. Oh, sino naman yan? Classmate natin? Hindi mo siya kilala. Anong name? Paano ka nagkakilala? Ano kasi? Sabihin mo, kundi kukurutin kita dyan. Ang ingay mo? Ay, sorry. Sa library tayo. Sorry. Si Fidel. Nakilala ko sa cosplay. Yung cosplay racket mo, kaya ka MIA kahapon. Ikaw ha, patingin ang picture ng Fidel dyan. Ay, hindi. Wala akong picture eh.
For sure, nasa IG yan at saka sa Facebook. Sige na, go na. Search natin. Ay, nako, Jai. Wala siyang ganun. Hindi siya sa social media. Ano ba naman yan? Ang old fashion, ha? Siyang tunay. So, in love ka na ba talaga sa kanya? Spill the cha, Jai. Go. Hindi. Hindi. Tsaka, hindi mo kami pwede. Okay. O, bakit hindi? Alam mo, Jai, when in love, everything is possible. Alam mo, Jai, okay na ako dito. May tiiga pa, diba? Ay, sige na. Okay na. Oo nga pala. Sige na, wait lang. See you sa lunch break, ha? Good luck sa paghahanap ng libro, okay? O, akin na. Diyos, sige na. Ha? Bumawi ka naman dito. Kasi I cannot anymore. Okay. Ang pagbabalik ni Simon. Kubierta? Padre Florentin, Padre Camora, Padre Salvi? Mabuhay ka pa! Bilis mong basa, sir. Basilio? Survive ka ba sa'yo? I'm such a proud ate. Sana nga maging doktor ka. Ramba. Isa gano. Sa kanyang pagkamanghal, inakala ni Basilio na kaanyo ito ng alaherong si Simon. Senyor? Senyor Simon? May maitutulong po ba ako sa inyo, senyor? Senyor Ibarra. Batid mo kung sino ako. Alam mo ang aking mga tiniis. Para sa'yo, hindi lang ako basta si Simon, alahero, na naglalako ng alas para mag-udyok sa mga makapangyarihan na bumili
kailangan makinabi ng aking mga hiyas. Ako ang hukom na nais parusahan ng isang sistema sa pamamagitan ng sarili nilang mga kaimen. Digmain sa pamamagitan ng papuri. Kaya kailangan ko yung tulong. Kayong kabataan. Revenge plot yarn? Sigurado kayo kaya? Santa Maria! Huwag naman sana mangyari ito kay Maria! Diyos ko, sir! Bilisan mo makamailigtas mo pa siya! Sorry po. Yung friend ko kasi. Ba't naman ganito, Rizal? Eh, paano na yung happy ending? Daya-daya mo naman eh. Tuloy yan, please. Huwag. Simon, huwag. Sir. Oh, Miss Clay. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba ang assignment mo? Alam niyo na po ang sagot dyan, sir. At marami po kayong maririnig sa akin. Ano pong nakakatawa? Natatandaan mo ba nung mag-plagiarize ka dahil hindi mo pa nababasa yung libro? Pero tignan mo sarili mo ngayon. Ah, napaka-interesado mo sa mga karakter. Sir, sino naman pong hindi? Eh, pinasok niyo ako mismo sa Noli eh. Oh, pwede ko naman makuha yung libro na pinahiram ko sa iyo.
sana, nagbago na ang pananaw mo sa bansang ito at sa iyong pagiging Pilipina. Opo. Marami na pong nagbago. Hindi na po ako ang dating Clay. Buti naman at hindi ako nabigo. Mr. Torres, alam ko na rin po ang mangyayari sa mga tauhan sa Elfili. Nabasa ko na po yung libro. Ha? Aba, good for you. Asahin mo pa ang iyong interes sa pagbabasa, lalo na sa mga literatura ng ating mga manunulat. Pero ngayon po, Mr. Torres, kailangan ko pong makabalik. Kailangan kong pumasok ulit sa libro. Ms. Infantes, ano pinagsasabihin mo? Bakit? Kailangan ko pong iligtas sa mga tauhan sa kwento. Kailangan kong isave yung mga kaibigan ko. Aba, hindi mo na kailangan palitan pa ang mga pangyayari. Hindi mamaari. Hindi mo pwedeng baguhin. Po? Bakit po? Eto na naman tayo, Ms. Infantes. Hindi ka na makakabalik. Sandali. Mr. Torres, akala niyo ba ganun lang kadali yun? Matapos niyo akong ipasok sa libro ng Noli, ma-experience lahat ng napagdaanan nila, inaasahan niyo wala na akong pakialam? Mag-move on na ako sa buhay ko? Sir, eto na ako. Invested na ako sa mga characters kaya dapat may gawin ako. Ang importante ngayon, hindi nakaraan kung anong pagtingin mo sa bansang ito at sa iyong sarili. May nangyari ba? Nagbago ka ba? Yun ang importante. Kaya hindi ko hahayang makabalik ka pa umuli. Hindi mo pa rin ba natututunan ang dapat mong matutunan? Wala ka nang mababago sa kasaysayan nakasulat na yon. Wala ka nang iibahin pa sa nakasulat na mga pangyayari sa libro. Yun ang tandaan mo. Pero at least nandun ako para damayan sila. Di ba, sir? At least nandun ako para masamahan ko yung mga taong pinahal ko na. Ms. Clay, napakatigas ng ulo. Hindi maaari. And that is final. Hindi ka na makakabalik pa. Pero sir... Tigas talaga ulo mo, no? Hindi na kita papayagang kung muling makabalik sa libro. Hindi na pwede. Laptops around? Check. Okay. Noli.
Feely, asa ka na ba? Molly. Wala namang lock. Pero pa tayo mabuksan. Sige na naman. Bumukas ka no. Alam ko nandiyan ka eh. Sige na. Kaloka. Anong klaseng paandar to, Mr. Dolores? Paglaruan ng tadhana. Baka imbis na makatulong ka, mapalala mo pa ang sitwasyon. Minsan, kailangan mo lang balikan kung saan ka galing. Minsan, kailangan mag-umpisa sa simula para makarating ka sa gusto mong puntahan. Here goes nothing. Episode 84 ng Maria Clara at Ibarra. So, ayun po, officially, new start na ang Elf Mini. Ayan, nakita natin kanina si Brasilio, malaki na. At si Ibarra, ang pangalan niya dito ay Simon. Ayan. So, thank you guys sa inyong support sa aking channel. Ayan. At kita-kits tayo ulit tomorrow, episode 85 na po tayo. Ayan, eh, tingnan natin kung bukas makakapasok na ba si Fly sa Elf Mini. Ayan, so, ayan, maraming salamat po. Ayan, and of course, no, paki-follow po ako sa aking mga social media accounts sa Instagram, sa Twitter, and sa TikTok po. And thank you so much as always. So, maraming salamat everyone. Good night, and God bless everyone. Bye-bye!